pinakamasama pa, kinakulong itong tao, sahil hindi naman kayo nagpakilala bilang mga polis. Alam nila mo nagpakilala po sila. Kinesto ko nga po yung... No, sir. Kita niya lang po si tatay sa kulungan. Doon din daw po, nung binibisita niya, pati daw po siya kinulong. Mga pagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga supporters sa Facebook or mapa sa YouTube. Isang pulis na naman, mga kababayan, ang inireklamo ng mag-ama dahil sa pang-aabuso at hindi pagsunod ng police standard operating procedure. Dagdag sakit na naman ang ulo para kay PNP Chief Acorda Jr. dahil nakaraang araw lamang ay naglabas ng kanyang saloobin itong si PNP Chief Acorda na umano'y nababastos na ang pangalan ng Philippine National Police at bilang ama umano ng Philippine National Police ay nasasaktan ito tuwing may binabastos na isang pulis sa Senado man o sa Kongreso. Ngayon, mga kababayan po natin, panibago na naman ito dahil nais ni Senator Rapid Tulfo na itong nirereklamo ng mag-ama na si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na umano'y Deputy Chief of Police for Operation ay hindi sumunod sa Standard Operating Procedure at hinuli nga itong ama. Una hinuli yung ama at yung anak ay bumisita lamang sa kulungan kung saan nahuli yung kanyang ama or naka-detain, ay ikinulong din at binugbog pa umano, mga kababayan po natin, at sinasabing hindi umano binugbog ng mga tauhan ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo. Ano nga ba ang nangyari? So bibigyan ko kayo ng maikling kwento, mga kababayan po natin, kung ano nga ba umano ang nangyari. Itong grupo ni Police Lieutenant Bernardo ay may hinahabol umano na isang kriminal. So hanggang makarating sila sa lugar at pamamahay nitong nagrereklamo. At nung makarating sila umano, mga kababayan po natin, dahil hindi sila naka-uniforme, walang ID, nakabunit. Talaga, no? Nakabunit po, mga kababayan po natin. At hindi nagpakilalang pulis. Agad umano ay hindi pumayag itong pamilya na pumasok sila sa bahay. Unang-una, wala namang search warrant. Wala silang pinakitang warrant. Wala silang pinakitang ID. Hindi sila nagpakilalang pulis at ang kanilang hinahabol ay hindi rin naman kakilala nitong mga nagrereklamo dahil napunta ka sa kanilang lugar dahil sa nangyaring habulan. At dahil umalma itong pamilya ay hinuli nga itong si tatay dahil umano sa kanyang kaso na direct assault to the authority. So yan ang kanyang direct assault to the authority, disobedience to the authority. So yan ang kanyang naging kaso, mga kababayan po natin. So sa makatuwid ay hinuli si tatay nung bisitahin ng kanyang anak. Aba, hinuli yung kanyang anak dahil kasama niya umano ito na hinaranga yung mga pulis. Ika nga, sabi ni Senator Rafi Tulfo, eh bakit ka na nga naman talaga hindi magagalit at haharangin yung mga pulis sa pagpasok sa iyong pamamahay? Eh hindi naman nagpakilalang pulis, nakabunit, walang uniforme, walang ID. Eh malay mo ba kung ito ay miyembro ng mga sindikato at nagpakilala lamang na isang pulis. At ang matindi pa na mukhang kinagalit ni Senator Rapid Tulfo, aba, ang kanilang chief of police na si Police Colonel Apolinario ay kinakampihan na naman, mga kababayan po natin, itong maling ginagawa ng kanyang tauhan. So yan ang nangyayari sa hanay ng ating kapulisan, ano? Na alam na na mali, ay kinakampihan pa. So kaugnay po dyan, mga kababayan po natin, narito na po ang ating video mula sa Rapid Tulfo in Action. Kuya Sir, nung nanonood po kasi po ako ng TV sa loob eh. Ngayon, nung nanonood po ako ng TV, itong manugang ko, kaya ko po nalaman na may ibang tao sa loob, yung manugang ko po na nagsisigaw, yung palang aset nandun na po sa may tapat ng hagdanan. Sa loob ng bahay niyo? Opo. Ngayon, opo. Nung paglabas po nung ano, sinundan ko po. Paglabas ko po, nakita ko na nga po yung mga pulis na yan. Mga nakabunot na. Yung mga anak ko nasa may pinto kaya pala maingay. Ngayon, lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano po bang naging problema? Bakit to parang haras na haras po yata yung pagkakaano niyo? Kasi ginagano yung ano eh. Yung pinto. Yung gate namin eh. Okay. Ngayon po, kaano ko, sabi po nila sa akin na may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang hulihin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Okay. Sa bubong. Sino po yung kriminal na hinahanap nila? Ah, Elmer daw po pangalan. Elmer daw po eh. Kilala niyo po yun? Hindi po namin kilala yung Elmer eh. Okay. Ngayon, yung nasa bubong po na sinasabi nila siguro,
Yung umakyat na ano? Yung galing sa bubong na bumaba sa yung may sasakyan. Yung sa loob. Tumulay siya pababa ng sasakyan. Opo. Yung po'y pumasok sa loob. Opo. Ayun po yung asset po nila. Ayun yung asset. Ayun yung asset. Opo. Pero yung pinahanap nila nasaan? Wala po. Wala po. Wala doon? Wala, wala po. Naman po kasing tatakbuhan doon sa taas eh. Wala rin pong dadaanan sa yung likod. Sino po yung hinahawakan? Ayun yun. Po yung kapatid ko pong tomboy po. Sinampal po nung pulis po. Oh, pulis. Grabe talaga ang mga pulis ngayon, mga kababayan po natin. Mainit na nga ang usapan sa Senado at sa House of Representatives. Tuloy pa rin ang kanilang paglalabag ng standard operating procedure. Nako naman po talaga, mga kababayan natin. Alright. Wala pong nahuling hinahanap nila na si Elmer? Wala po. Meron po silang dalang warrant? Wala po. Pinakita po. Yun po yung sinasabi ko sa kanila. Kung may dala silang warrant to pares, pwede ko naman po silang papasukin eh. Kung meron po kasi wala naman din po kami tinatago na ano ba eh po yung nando sa loob ng bahay ko, mga anak ko tsaka mga apo po. Kaya kung meron silang dala, okay lang po na pumasok sila kung may dala. Eh, wala po kasi marami na po nangyayaring ganun po sa amin eh. Okay. Nakulong po kayo? Opo. Opo. Nagpiyansa lang kayo? Opo. Gano'ng katagal kayo nakulong? San linggo, isang araw. Ano po yung kaso? Pinasuhan po kami ng direct assault tas disobedience po. Direct assault and disobedience? Opo. And then, nakapagpiyansa lang po kayo? Opo. Ininquest po kayo? Opo, in-inquest po. Direct assault to person in authority. Opo. At naka-civilian sila. Opo. At wala silang pinakita ang warrant of arrest. Yan ang problema. Walang warrant of arrest na pinakita kung may hinahabol sila. Tapos naka-civilian pa. Walang ID. So natural, kahit na sino, eh pag kinukumplanta, lalo kung ako, eh meron ng naka-civilian, naka-bonnet, sinusuntok ako, may pagsuntukan ako. Natural. May kita natin ulit. Wala kayong kasalanan dito, sir. Kung tutusin, kahit na talaga sinuntok niyo siya, wala kayong kasalanan dito. Because number one, hindi sila naka-uniforme, hindi sila pakilalang police, tama? Then number two, wala silang dalang warrant. Lieutenant Michael Ray Bernardo, isa sa mga team na involved doon sa pag-rape doon sa bahay po ninyo o doon sa lugar ninyo. Tenyente Michael Ray Bernardo, magandang hapon po, sir. Deputy Chief of Police ng Poro Operation. Sir, Lieutenant Michael Ray. Magandang hapon po. Kayo po ay mga nakabonet, kasama po yung tropa ninyo at wala po kayong dalang warrant at pumasok na lang kayo bigla sa isang lugar na may bahay and then yung pong mga tao doon nagkaroon ng komosyon, of course, eh, nagkaroon ng tulakan, maaaring nga po natulak kayo. Bakit kinakailangan pati ho sila ay sampahan nyo ng kaso ng direct assault? Pagpunta po namin doon, nagpakilala po kami na mga police bandi po, hindi pa po kami nakakapasok at mga po... Nagtara po sila ng kanilang date. Inarangan po ako nitong magsama at inasot na po nila ako. Teka muna sir, nung pumunta po kayo, nakabonet kayo? Opo, opo. Okay, meron kayong warrant, pinakita nyo. Bistado naman ang pagsisinungaling nitong pulis, ano, mga kababayan po natin. Ang sabi niyang hinaharangan, eh, nakapasok na nga sila. Paano sila naharangan? Which is, ang sabi nga ni tatay, ay nakapasok na ang kanilang asset sa loob. Paano sila nakarangan? Nagulat na nga lang itong pamilya Vicente dahil nasa loob na sila. Paano sila nakarangan? At sinabing sinaktan o mano sila. Sinungaling. Dala nga po ng urgency kasi po yung pong nahabi namin ay considered po notorious armed and dangerous. Tatlo po ang kaso niya for robbery. Okay. Hindi po basta po pwede. Sige, nandoon na po tayo. Meron kayong hinahabol. Pinagtutulak pa yung si tatay. Tanda, no? Walang awa talaga. Armin Dangerous. Tapos ngayon, kayo po ay naka-bonnet at naka-sibilyan at nagpapakilala kayong police. Sinabi niyo police kayo. Nagpakita ba kayo ng mga chapat ID? Bago pa po namin magawa yan, pinulak na po nila kami. Ayun, hindi naman pala nagpakilala. Kailangan sir, kapag kayo po ay nagpakilala ng police, lalo pat naka-bonnet kayo, nagpakita kayo ng ID. Buti nga, hindi nyo ginawa sa akin yan. Kung ginawa nyo sa akin yan, eh talagang upak-upakan kayo, sipasipahin ko kayo, tadyakan ko kayo. Kung merong pamalo, papaluin kong mukha nyo at ulo nyo. Kasi malay ko kung hold upper kayo, malay ko kung kayo yakit bahay. Natural. Ang immediate reaction, normal reaction ng isang tao na nabigla to defend himself, to defend his property. In this case, ginawa lang niya yung narapat. Sana sir, hindi kayo nakabonet. Kung kayo po ay naka-uniforme, igagalangin kayo. In this case, nakabonet kayo, tapos wala kayong dalang warrant at wala kayong pinakitang ID o tsapa, natural, magre-react sila ng negative against you. Ito na naman eh. Hindi naka-uniforme, naka-bonnet, walang dalang ID, hindi walang pinakitang tsapa. So talaga, iba talaga ang magiging reaction ng may-ari ng pamamahay kapag pinasok ka ng ganitong klaseng tao. Abay, mapaisip-isip ka. Baka kayo ay tataniman na naman ng droga o kaya maling identity na naman ang mangyayari, mga kababayan po natin.
So ang nangyari nga talaga ay hinuli pa itong si tatay, pati yung kanyang anak. So ganun ang nangyari na. Nagkatulakan. Tama? Pero bago niya sa tulakan, yung hinahanap yung suspect nandun ba sa bahay na yon? Po, nakita po yan ang sa mga katamahan ko at nakatakas na nga rin po dahil hindi na po namin siya nahabol. Kasalanan niyo yun kung hindi nyo nahabol. Tapos hulihin nyo yung ibang tao. Nakatakas. Eh, ang dami-dami nyo sana. Kung talagang marunong kayo, eh, pinalibutan yung lugar. Kung hindi ako pulisera, pero... Pinangaralan pa. I would have done that if I was the team leader. I would have asked some of my people na ikaw, dito ka sa point A, sa may pinto, ikaw sa point B, sa may bintana, ikaw sa point C, sa gate, etc. Tapos, apat ang papasok sa loob, o lima. Eh kung talagang totoong nalusutan kayo kasi hindi kayo marunong dumiskarte. Tinyan te. Nangyari po kasi talaga ang POV by chance lang po yung paghaban ng kanya dyan dahil madalas na po talaga ito. Apo, yung hindi po namin dyan talaga na po ito. Oo nga, nandun na tayo, tinyan te, by chance. By chance ba yun na nag-ready kayo magsuot ng bonnet? Nakapag-isip pa kayo magsuot ng bonnet? Kung by chance... Bistado ano mga kababayan po natin, para mayroon nang silang achievement, at para may palusot sila sa kanilang chief of police, sa kanilang official, ay dumampot sila ng ibang tao para sabihin na hindi nila nahuli yung mga suspect dahil hinarangan sila ng may-ari ng bahay. So, yun ang kanilang naging palusot para malinis sila doon sa kanilang chief of police, may hinuli silang ibang tao. Di ba? Palusot nga naman mga kababayan natin. Iba rin tong si Lieutenant Bernardo, mga kababayan po natin. Genius nga. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonnet, eto ang kakatakot kayo. So baka yung mga akyat-bahay nangyayari dyan sa inyong lugar, baka involve yung mga tao ninyo dyan sa Bulacan. Pag merong akyat-bahay dyan nakabonet, wala na kung ibang pagbibintangan kundi grupo nyo. Kasi sabi mo by chance, and then by chance, nakabonet agad kayo. Ganun po kasi talaga yung gendutin namin. Ganun po, case-pastan po namin na talagang nakatibigyan na po. Sir, kapag nag-serve kayo ng warrant, you're not supposed to wear bonnet. Ang bonnet para doon sa mga kriminal. Doon po sa mga hold-upper, akyat-bahay at mga bank robbery. Yun po yung mga nagbo-bonnet. Kung ikaw ay police at legit operation ang ginagawa mo, especially serving a warrant, you don't have to wear a bonnet. At mali kayo talaga, sir. Nanindigan balibo kung sinabi mo by chance, and then by chance, ibig sabihin, meron na kayong dalang bonnet palagi. Mali. Nakahanda sila dahil lagi may bonnet. Pero hindi pa nahuli ang kanilang hinahabol. So talagang palpak itong si Lieutenant Bernardo, mga kababayan po natin. Hey, sir, at tapos nagkakaroon ng kaguluhan and then nagkataon, nandun ako mismo at ako isa sa mga natulak. E bubunot ako ng baril kung meron kung dala ko yung lisensyado kong baril. Di ba sir? Di nagkabarilan tayo. Hindi sir, kayo dapat nagpapadalos-dalos. Pinaplano po dapat lahat. At masama pa nito sir, kinulong nyo itong tao for one week na wala naman siyang kasalanan. Dahil sa kapalpakan ninyo, kailangan may makulong kasi nga nag-fail kayo doon sa inyong plano na arestuin yung sabi niyong suspect na may warrant. You failed in that. That's why kailangan mapalitan yung inyong kapalpakan ng accomplishment which is at the expense of this gentleman. Mali ka talaga dito, sir. Kayo. So yan nga ang sinasabi ko. Ang kanilang kapalpakan para matakpan ay hinuli nila itong si tatay. So iba rin ang diskarte ng pulis na ito. Ubay naka body cam, sir. Mga alternative recording device lang po kami pero hindi na po namin nagamit yan dahil nga. Isa pa yan sir, sinabi kayo kay Chief PNP. In fact, sa mga hearing namin sa Senado, I suggested that dapat lahat ng operatiba, especially serving a warrant, dapat they should be wearing body cam. And I was... May body cam pero hindi ginamit. Isang palpak bulay. Informed, yes, they are. They've been instructed. Now, meron pala kayo at hindi mo ginamit, another violation na naman yan, tenyente. Sir, wala po kami. May body cam ba kayo? Wala po, wala. Walang issue sa inyo? Wala. Okay. Well then, tatandaan ko to, sabihin ko ulit kay Chief PNP na dapat, ulitin ko for the end time, lahat dapat ng mga police na nagsiserve ng warrant, naka-body cam. Tulad nito, para magkalamanan. And for your protection also. Mali natin, baka nagsasabi ka rin totoo. Kung nagsasabi ka totoo, this will be your protection. Tama po. Masyadong mali itong ginawa niyo sir, tapos ngayon kinulong niyo itong pobre. Kuya po, binisita niya lang po si tatay sa kulungan. Doon din daw po, nung binibisita niya, pati daw po siya kinulong. Oh! Binugbog niya nga po eh. Kasi sampal niya eh. Awang-awa nga po ako sa anak ko eh. Tawag mo si Garrett, ipapahirin natin sa Senado to. Binisita lang yung kanyang ama. Nabugbog pa. Sabi talagang pulis na ito, ano? Galing ka rito, tinyente. Kandayo po na nga lang po ako sa side. Sabi ko, tigilan na po nila yung anak ko dahil sobrang ginagawa eh. Tinyente Bernardo, sir. So, bumibisita lang pala itong anak sa kanyang tatay, pati ito, kinulong nyo at binugbog nyo pa.
Sabi po nila yan, alibisyon lang po nila yan. Nako, palusot na naman mga kababayan. Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Bumisita ka tapos kinulong ka? Po. Kasi sabi ng nanay ko, sundan ko daw po yung tatay ko. Tapos yung pagkasunod ko po, tinanong ko po pa po sila, asan po tatay ko? Tapos binitbit na po nila akong tatlo. Sakal-sakal niya po ako. Tapos yung dalawa nakahawak sa ano. Okay, may CCTV pa sa inyong presinto? Tiniente, wala. Sigurado ang sagot mo wala. Meron wala? Opo, sigurado yun. May mga naka-install po doon, pero hindi ko alam sa itong... Ito yung sinasabi ko. Okay, good. Ngayon, ayoko marinig na yung CCTV, sa oras na pumunta doon, itong anak ni Sir Rodelio, ay sira. Doon sa bill ko, makukulong. Mula kay Colonel, yung COP niya hanggang sa kanya, hanggang sa operator. Colonel Rhea Polonio, maganda hapon po. Hello sir, dasanan po, apo. Colonel, So, ito po yung chief of police, mga kababayan po natin, na lumalabas na kinakampihan niya itong kanyang mga tauhan sa pamumuno ni Lieutenant Bernardo. Na sinasabi niya na tama o mano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan at mali ang alegasyon nitong mag-ama na ikinulong dahil sa umano'y direct assault at disobedience sa kanilang hanay, mga kababayan natin. Apolonio, Chief of Police ng Pandibulacan. Yes sir, dasa nun po ako. Ba't ganun po yung mga tao nyo, Colonel? Actually po, napapakinggan ko po yung interview nyo kanina po, Aram. Yan po, umpisa nung araw na yon. Hindi ko alam kung Sabado or Linggo yan. Dahil kami ay nagpapagawa ng bubungan po ng kulungan namin. Pinagbabaklas ko yung buong bubungan ng kulungan namin, pinagbantay ko yung mga intel at saka yung mga ibang pulis namin at ako nasa taas po ng bubong during the time ng umaga hanggang tanghali. Sir, bakit ganun po yung naging operation ng inyong mga tao na nagsuot sila ng bonnet at wala silang dalang warrant at huli na magpakilalang pulis? Bakit ganun po? Ganun bang tinuro nyo sa kanila pag mag-operate ng suspect? Hindi po, ganito po yan sir, yung umpisa niyan. Habang nandun ako at may ginagawa una ka kaming, sinabi na aalis sila, nagpupulasan sila at mayroon yung tao positive daw, yung may warrant ng tao yan, na may mga bit-bit na pong tao at may sugat na rin yung isa. Nagko-complain nga yung si Lieutenant Bernardo na may sugat nga sa paa. Ayaw okay. Po, bakit anong nangyari? Sabi ko, ayaw, dinumog kami doon sir, pakilala na nga kami po, sinarang-arang kami, tapos ganito. Galing ng kwento ah. Mukhang talagang... lab na lab ni Police Lieutenant Colonel Rhea Apolonio ang kanyang mga tauhan. Ganyan. So, yun po, nandun na po sa loob ng istasyon, yun ding matanda noon at saka bata, kinausap ko, bakit ganun naman ginawa nyo? And then, nasabi po sa akin na matanda, pasensya na sir, kongkor, kasi nadala na kami. Bakit kayo nadala? Kasi yung anak... Panibagong takip butas na naman ito, mga kababayan po natin. Palagay ko dapat siguro masibak din itong si Police Lieutenant Colonel Rhea Apolonio, mga kababayan po natin. Dahil tila ba mali na ang kanyang ginagawa ng kanyang mga tauhan, eh parang gusto na naman takpan, mga kababayan po natin. Ganito na talaga ang training ng ating kapulisan. Mali, dapat mali, kahit tauhan mo pa yan. Sir, excuse me, mababaliktad pa ng Dioras itong mga... Tad na naman ang kwento. Complain namin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Attorney Garrett? Yes po. Nakikinig ka? Mag-file ka ng resolution para ipatawag natin to si mula kay Colonel Apolonio, patatawag natin, yes, si Teniente Rhea Bernardo, tapos lahat ng polis patawagin natin at pasisibak ko naman to. Pasisibak ko. May pulis na naman na magpapahiya kay PNP Chief Acorda, mga kababayan po natin. Sila ipatawag, Senator, sa susunod pong hearing ng bills natin on... Gusto ko next week patawag natin to. Una-una patawag natin to si Colonel Apolonio. Pinagtatapan niya matao niya. Colonel Apolonio, good luck sa iyo. Colonel, papatawag ka namin sa Senate. Opo, sir. Yung totoo lang naman po sa akin. Well, una-una tulungan kita. Makinig ka, Colonel. Dapat ang mga pulis na nagsiserve ng warrant hindi nakabonet. Sabi mo, pati ikaw nagbubonet. Sir, iba yung nakabonet ka din, nainitan ka. Iba yung magsiserve na ng warrant na dapat nakabonet ka. You're not supposed to be wearing a bonnet para ma-identify na ikaw ay police. Sabi ko na kanina, Tama nga naman, ano? Bakit police ka? Wala kang tinatago na identity. Bakit hindi mo ipapakita ang iyong mukha? Bakit hindi ka mag-uniform? Bakit hindi ka magpapakita ng ID, tsapa, warrant of arrest? Kung may talagang may hinahabol, bakit hindi nagpapakita?
para hindi na sana magkakaproblema. Kasi ang mga tao ngayon duda na sa mga nagpapakilalang pulis. Sandali lang, para maiwasan ang crossfire, friendly fire, kasi kung may dumando na pulis, kahit nasabihin natin sa ibang unit o ibang siyudad, napadaan lang doon. Tama. Tapos ngayon, nakita niya na may commotion, may mga nakabonet, eh bumurot ng baril, nagkaroon ng barilan. Nagets nyo? And pangalawa, dapat sir, pagpasok pa lang, mga pulis kami, pinakita agad ID and siya pa. Pangatlo, pinakita dapat yung warrant. Wala sir eh, agad-agad, pumasok, nakabonet. Sa akin mo kaya gawin niyang Colonel, pumasok ka sa may compound ko at ikaw yung nakabonet. Eh talagang kung meron akong pamalo pa, paluin kong ulo mo. Kung may baril ako, babarilin kita. Sa loob ka ng compound ko eh. Gets mo, lalo pat kung nakabonet ka. Dito sir, ang pinag-usapan na namin yung last hearing eh, hindi nasusunod yung POP. At kulang kayo sa training, sa screening pa lamang, screening, recruitment, sa neuropsychiatric exam, etc. Mali ka rito, Colonel. Huwag mong patakpan. Pati ikaw madadami wala rito. Wala po ako pinagtatakpan, sir. Wala po. Yun lang po totoong na ikwento ko sa inyo, sir. Wala daw pinagtatakpan at totoo lang daw ang kanyang kinikwento. Eh, yan ang kwento ng kanyang tauhan, mga kababayan po natin. So, yan lang ang kanyang pinaniwalaan. So, yung version ng mag-ama na hinuli, ikinulong, na walang kasalanan, ay mali para sa kanya dahil baga nahilot na ang kwento ng kanyang mga tauhan. Itong ni Lieutenant Bernardo, siyempre, yun ang kanyang kwento. Kuninto dito sa kanyang chief of police na si Apolonio. So yun na yung kanyang pinaniniwalaan. So yan ngayon ang kanyang pinapanindigan dyan kay Senator Rapitolpo. Kaya nga naman uminit ang ulo ni Senator Rapitolpo kasi baliktad na ang nagiging kakalabasan ng kwento. So biktima na ang mga pulis ngayon sa kwento ni Mr. or Colonel Apolonio. Is nag-rape na masamang intensyon, nagbubonet. Kung wala kang intensyon na masama, sir, huwag ka magbonet. Yes, sir. Hindi ko po alam na nakasuot yung mga bonet nila na nakataas, nakatakip yung mga mukha nila. Oh, ngayon alam mo na nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So okay na magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. Okay, kung sige. So ibig sabihin, sige, okay na sa akin. May mali po kung ganun. Okay, mali, number one. Maling-mali sir, tapos kinakampir mo pa. Mali na agad yung procedure ng mga police niyo pag conduct na operation and then yung kanilang kapalpakan, nagbayad pa, he paid the price, itong complainant namin, kinulong nyo sa direct assault. Natural, tama-tama lang, nagtalagang lalaban to. Tama. Kasi po yung sinabi nila sa akin dyan, nung tinanong ko. Sir, na, sir. Yes, sir. Apo. Alam nyo naman po sir, sa kayo mismo nagsabi kanina na may mali yung tao ninyo. So therefore, kung may mali ang tao ninyo, dapat may sanction yan. At ang pinakamababa yes, dyan... Yes, po, kanon po yung claim ng ano, ng complainant po. Hindi sir, ikaw na mismo nagkamin na may mali doon na dapat pag nag-grade kayo, hindi dapat naka-bonnet at saka dapat may dalang warrant na pinapakita yung warrant at saka dapat may... Talagang lumalaban itong si Colonel Apolonio ano, at pinapanindigan na mali nga itong mag-ama at talagang pinaglalaban niya mga kababayan po natin na tama ang kanyang mga tauhan. Kaya nga naman itong Senator Rapitolpo ay tumawag na sa pamunuan ng Philippine National Police sa kay Police Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police para humingi ng tulong at para maresolba na ang issue na ito, mga kababayan natin. Okay, hindi po available si General Acorda. Alam niyo na po itong kaso, ba't po kami napatawag, Colonel, Madam? Nabanggit na po, sir, ng staff niyo po bago po tayo nagkausap, sir. Request ko sana ma'am habang inimbestigahan kasi papatawag ko Senado mga ito. Siguro po ito po mga involved ng mga police. Baka pwedeng confine to headquarters muna, sibak muna sa kanilang pwesto while being investigated and disarmado po. Yes po Sir Rafi, makikipag-coordinate po tayo mismo sa regional director po ng Police Regional Office 3 para alam po yung nangyari dito para ma-restrictive custody po itong mga police na involved dito habang iniimbestigahan at matanggalan din po sila pansamantala ng tsapa at disarmahan po habang iniimbestigahan po itong kaso na ito, Sir Rafi. Thank you so much, Colonel Jean Fajardo, Madam. Magandang hapon po, Madam Jean. Thank you po. Magandang hapon po. Thank you. So yan ang mga kababayan po natin, ano? At dinisarmahan na itong mga police na sangkot sa paghuli ditong mag-ama, mga kababayan po natin. At may halo pang pananakit. At kinuha na nga ang kanilang barel, ang kanilang tsapa habang gumugulong pa ang investigasyon, mga kababayan po natin. Ang hindi nila alam kasi na videohan na naman sila, kaya wala na naman silang lusot sa kanilang walang kahihiyan na ginawa, mga kababayan po natin. Ito na naman ang mga grupo ng mga pulis na nagpapahiya sa mga matitinong miyembro ng Philippine National Police.
Ito na naman mga kababayan po natin ang isa sa ating dapat abangan ano sa pagdinig na naman sa Senado sa committee nga ni Senator Vato de la Rosa at syempre sa sponsorship na naman ni Senator Rapi Tolpo pagkatapos nangyari na naman ito. So paulit-ulit na lang ito na nangyayari mga kababayan po natin. So patuloy na nagtitrending itong mga tiwaling pulis na hindi sumusunod sa tamang procedure sa pagkandak ng police operating procedure po mga kababayan po natin. So sana masisibak ng mga ito. So may mga naging positibo sa droga, may mga nagtanim ng ebidensya, ito na naman ay nanakit dahil hindi nila nahuli ang totoong target nila. So ibang tao ang kanilang inipresenta at para palusot sa kanilang chief of police ay sinasabing hinarang sila kaya hindi nila nahuli itong kanilang target. So,